Yan na yung ulan. Sa gabi ang lakas ng ano, hangin. Ngayon ang malakas ulan. Uy, grabe siya, grabe siya. Na yung ano namin, yung tent. Sira-sira na. Ayun na naman yung aking ano, cover ng washing. Ayun, andun nun na naman. Tapos, may nilipat na dahon ng saging sa ibabaw ng aking ano. Lagayan ng halaman. Ngayon yung lakas ng ulan. Bugso-bugso, tapos apakalakas. Kawawa naman yung mga plants ko. Nalulunod na naman sila. Luluto si Daddy. Sakit na yung kamay ko, malamig na naman eh. Kawawa naman yung mga dogs. Muto siya. Wala na naka. Wawa yung mga dogs. Wala na, hindi masyadong inumin ko ng aking ano dito. Ayun. Ayun, ayun. May mga dumadating ng messages. Mukhang may internet na tayo. Kagabi pa, naputol yung internet. Meron na nga. Grabe, bugso na naman, oh. Na naman siya, oh. May internet na, so pwede na kami makapag-message sa mga ano namin. Kamusta? Mga kamusta? Direksyon ng ulan. Bago-bago. Ito ba? Tingnan naman sila ng sayaw. Ay, nako, yan na naman sila. Sayang yung aking halaman, oh. Pagbubulaklak pa naman, oh. Ayan, oh. Ayan na naman yung ulan. Nawala yung bag, yung katapal ng bag kanina. Pagay tayo, maano na naman, mapag na naman. Tanggal na yung aming nakakapit na ano dito sa aming bintana. Itong iba, matibay pa. Ang aking poinsettia, ma-ano pa din, ma-red pa din siya. Pero may mga ano, may mga nabuburn. Pinag-aaralan ko pa kung bakit. Oh, may mga nabuburn na dips, oh. Kaaralan ko pa kung bakit siya nasusunog. Pero
Pero patuloy pa rin naman yung pagtubo ng mga red niya na dahon. Yung mga bago pa naman. Aaralan pa natin yan kung bakit ganyan. Yung mga nasusunog kasi kahit ano eh, kahit green nasusunog. Okay. Eto, bigay ko number sa iyo. May bolte ka dyan? May ito kasi binigay ni Yusek Jojo sa agad-agad. Aaralan natin yan. Pag malamig naman na dito sa ano namin, lugar namin, pero maano pa din. Ang ilang 0932. Check. 1 to 12. Nang tanghali. Tanghali. Magtatanghali. Yan ang Tagaytay. Foggy. So, tingnan natin ang ating paligid. Medyo tahimik na ang paligid. Nalaglag yung sayote sa ibabaw ng kulungan ng aso. So, andun pa din ang aking takip ng washing. Medyo madilim ang paligid kahit alas 2, pag-aalas 12 ng tanghali. Foggy ang paligid. Nandun si Sherwin na nagpapakain ng manok kasi ngayon lang tumahimik ang paligid. Tumigil ng ulan. So, yan ang aming paligid after ng bagyo. Which is, hindi ko pa rin alam kung titigil na nga ba siya. And, ito ang aming harap. Mausok. Mausok. Joke. Foggy. Foggy ang paligid. So, automatic. Foggy ang Tagaytay. Lumabasat, ano, tingin tayo ng mga nadali ng bagyo. Ay, nako. Pero hindi masyadong ano ngayon. Alam, maraming na ano. Maraming na. Ay, ano, yung tent namin nalaglag dyan. Taklap siya, natanggal siya dito sa pagkakatali dito sa bakod. Sobrang lakas kasi. Tapos may dito yan nakakapit o ayan. Dito. Tanggal siya. Tapos may dahon ng saging dito sa ibabo ng aking mga cactus. Ay, ay, ay. Then, andito yung isa. Ayan. Kabit pa din naman siya, kaya lang. Tanggal na yung ano, ay nakukawawa niyo, may open snake plant. So, ngayon pa lang ako makapag-aayos-ayos ng konti-konti kasi ngayon talagang wala na ulan. Okay. So, ako. Ipit natin yung ating cover ng washing machine. Ako nakakadulas. Ito pa naman yung mga sayote. Ay, yung ibsang sayote na nandoon na sa ibabaw ng ano. Sayang. Kunin natin. Ano ba kunin? Sayang eh. Dito na yung ibang coyote eh. Ano, may mga bunga na eh. Dito hindi natanggal. Pero may mga aanihin na rin dyan. Ayan o. Dito hindi sila natanggal. Ayan pa o. So, meron pa din. Ay, may dalawa pa lang ano dito. Bunga o. Tamo nga. Hindi ko sila napapansin o. Dalawa. Okay. Bukas na tayo mag-ani ng ibang sayote. Basa-basa pa yan. Mababasa lang tayo. Naku, ang cover ng aking itlog. Diyan ka muna. So, malapit na magdilim. Tayong mag-ayos ng kahit konti-konti. Bukas na makapaglinis.
pang matanggal. I'm gonna say hi. Hi. Tapos ko lang mag-review. Ang sakit na ng puwet ko. Puwet, ang sumasakit kapag nagre-review, hindi ulo. Ulo ang ginagamit pag nagre-review, hindi naman puwet. So, okay pa rin yung aking mga plants na iba. Matanggalan lang natin sila ng ano, para hindi sila malunod. So, may mga naglipara na ano. Ba tinago ko dyan, oh? Medyo umaambun-ambun na naman. So, tignan natin yung isang side ng ating ano. Okay. So, okay pa naman ang paligid. Pansin ko naman, parang walang masyadong punong natumba. So, andito na tayo. Ibang plants ko, okay naman sila. Ay, natumbalik na si aking Mickey Mouse. Kukuha nila ako ng stick. Ito sa kabila, ang madami. Ayan, oh, mga daanan ng saging. Ang dami na ano. Ayun o, yung puno ng papaya. Meron pa namang bunga. So, okay pa naman dito. Asa aking mga hanging plants. Wala namang natanggal sa kanila. So, buhay pa naman sila. Yung aking mga plants. So, magdidilim na. Diyan pa naman. Buhay pa naman sila. So, maayos naman ang kanilang mga kalagayan. May mga ay, natanggal pala ito. Ang aking moss. Why? Ito siya. Galing siya sa baba. Gusto na kaya? Ay, may natubo dito sa aking ano, oh, bigonya. Kakatuwa. Kala ko patay na siya. So, kung titignan mo, meron siyang bagong tubo. Kita nyo ba? Ayan o. Nakakatuwa. Madali lang naman siyang buhayin pala. So, buhay pa naman ang aking isa pang bigonya. So, hindi ko pa napagsasama-sama yung aking mga bigonya dito. Dito pa yung iba. Ayan. Ito pa. Ay! Ulan na naman. So, pasok na ulit tayo. Paparamdam na naman siya mo. Simula na naman siyang umulan. Ah, hindi ko pa nabibisita yung ibang aking plants. Oh. Sige, andyan yung kanin nasa oven. Hintayin ko na yung bagong ano, rice. Okay.